Jesus Christ. Amen. Okay, so hindi na ako mapag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 p
simulan natin. Core value number 5. Okay, when you say core value number 5, nagkakaroon na tayo ng technicalities. So, di ba na, naalala ko, sa lahat ng mga wala dito ng Sunday, para masundan ninyo, panoorin nyo yung video natin. So, promotion lang, meron tayong pinupost na video sa YouTube. Ang deadline binigay ko sa production every Wednesday. So, before Wednesday, hopefully, makita nyo na yun sa YouTube. You subscribe to our YouTube account. That's not a shameless promotion. yun. Okay, sige. So, para mas appreciate ninyo yung pag-uusapan natin. Sa susunod, core value 9 to 12 naman tayo. At after nun, invitation Sunday tayo. Okay? Application ng core value number 9 to 12. Sige. So, number 5. Number 5, submission to authority. So, this will be the first time that I'll be discussing this. Kasi, sa totoo lang, as I've said before sa mga primary leaders na mga lalaki, hindi ako comfortable i-discuss to. Parang, I hate saying that you submit to me, ayaw ka na mga ganun ganun statement. Pero, hindi natin may iwasan ito because that's part of core value ng ating simbahan, kaya kailangan natin siyang i-discuss. And under submission to authority, meron tayong tatlong values na pinag-uusapan dito. Those are the, ano yung tatlo na yun? I love, I respect, and honor my leaders. So, with this to ha. So, let me be clear with this. Pagka sinasabing submission to authority, you are not just pertaining to your cell leader. Actually, this is all, this is intended. Actually, it is intended originally for the pastoral team. Okay? Kung sinasabi natin submission to authority dito, at tinutukoy natin dito is the pastoral team. Yung mga cell leaders natin, extension lang sila ng mga pastors. Okay? So, in-clear natin ito kasi ayaw mong mangyari sa loob ng simbahan natin na merong kanya-kanyang network at kanya-kanyang galawan na. Very clear, at lagi ko sinasabi ito sa mga primary leaders natin, na kayong mga primary leaders, extension lang kayo ng kung ano ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Okay? Kaya nga, pag hindi kayo comfortable sa leader ninyo, you'll discuss that kasi magkakaproblema. Hindi po pwede na sumusunod ka sa leader mo pero hindi ka sumusunod. Maliwanag? O malabo? Alam ko, malabo yung statement ko ngayon, pero ganun din minsan ang mga Kristiyano. Sumusunod, pero hindi talaga sumusunod. Ito yung katabi mo. Siyempre, hindi yan yun, di ba? Kasi masunurin yung katabi mo, eh. Katabi mo, di ba? Kaya ang ganda mo, eh. Kasi you know the value of this. Okay, so, i-clear natin kung ano yung sinasabi rito na love, honor, and respect. So, sabi sa Hebrews 13:17, have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit of you. So, tinuturoy natin na submission of authority dito. Of course, i-learn natin ha. Dapat ganito ang clarity. May clarity dapat sa submission dito. Sinasabi ko to sa mga primary leaders ko to. Sabi ko sa kanila, sa pagpapatuloy natin sa ministry, dapat ang loyalty nyo nasa akin bilang leader. Pero once na nawala ang loyalty ko sa Diyos, that's the time you will end your loyalty to me. Alam na? Dapat clear sa inyo yun. Meron tayong hierarchy na sumusunod sa pagsunod. Ang unang-una at pinaka-clear dapat na ang sinusunod natin ang Panginoon. Alam na? Alam na tayo doon? Dapat hindi na natin pinagtatalunan yun. Panginoon ang pinakasimusunod natin dito. After nun, dahil tayo ay dinisign ng Panginoon na nasa loob ng spiritual flock, which is the church, at ang authority na binigay ng Panginoon dito ay ang pastor, kasunod yun. Okay? Pero ulitin ko, pag yung pastor na yan, hindi na sumusunod o naging disloyal na sa Panginoon, that's the time you shall cut your loyalty to that person. Okay? Mamaya kasi, pinaglalaban ko pa rin ng batayan yung pastor ko, eh hindi na pala sumusunod sa doktrina na sinunod na binigay sa atin ng mga apostol. May problema. Okay? Kaya dapat, clear muna sa inyo na yung sinusunod yung pastor, eh clear ang doktrina, kaya niyang sabihin na siya ay Trinitarian talaga. Pag yung pastor na yan, eh sinabi niya na walang banal na spirito, at ang Diyos ang mga, ang Diyos anak ay iisa lamang, patay na tayo doon. Magkaganap. Okay? Dapat clear kung ano ang statement of faith na sinusunod natin. Maliwanag?
Kaya nga, dapat kayong mga members, you ask your leaders, tanongin nyo sila, kuya or ate, ano ba yung statement of faith na sinusunod natin? Pag yung leader nyo hindi nasagot, may problema. Kailangan alam din yun, okay? Kasi, kagaya nga sinabi ko sa inyo, ang mga leaders, extension yan ng pinagagawa ng Panginoon sa pastor. So dapat kung ano ang doktrina sa taas, yun din ang nabababa sa baba. Aliwanag. So, ganito yan. So, unahin natin, Panginoon, ilalabas ko yung ibang authority, okay? I will be just particular with the spiritual authority. Okay? I understand that your parents and your teachers, civil government, are all authorities over your life. Pero, I will be just particular with the church set up. Okay? Yung context ng nasimba na pag-usapan natin muna. Okay? Si God, si pastor, si leader. Paliwanag? Naintindihan ako. Ang takbang natin dito, the principle, higher hierarchy. Alam ng mga leaders kaya. So, example, pwede bang mag-request ako ng tatlong tao na nandito? Kaya lang, mga primary leaders, please, kaya lang, pwede po ka dito. Mabilisan po. Ay, dalawa nga kayo eh. O, i-clear natin ha. Sabi ko sa inyo, hindi kayo may encourage sa topic ko ngayon. Kasi I will be training you para maintindihan yung core values natin. Okay? So, ganito. Kunyari, ito yung set leader. Okay? Tapos ito si... hindi, ito si member. Ako yung member. Siya si pastor. Okay? Si Bishop Jeko. Ganyan. Si Bishop Jeko, tapos si Kuya Sander. Okay? So, ganito ang relationship na dapat na meron tayo. Ako, bilang member ni Kuya Sander, tingnan nyo to ha, this is the dynamics of cell group dapat. Ako, habang member ako ni Kuya Sander, kung ano ginagawa ni Sander, gagayahin ko lang. Bakit? Kasi kung ano ginagawa ni Sander, gagayahin niya lang yun mula dito kay Bishop. Okay? At si Bishop, kung anong ginagawa niya ito, ito lang yung natutunan niya mula sa pag-aaral ng salita ng Diyos na itinuro sa kanya ng Panginoon. Maliwanag? Ngayon, ang nangyari ganito, si Sen. Leader at si Pastor nag-away. Anong mangyayari? Kanino ang susunod? So, i-clear natin ito, ha? Hindi ako nagsasalita dahil ako pastor. Okay? Sinasabi ko sa inyo yung principle ng hierarchy. Dahil siya yung pinanggagalingan ng salita ng Panginoon at extension lang ito, dapat nandito ako rin. Okay? Well, alam ko may mga natanong kayo dati. Hindi ko sinama ang mga members ko rito, ang mga leaders natin. Pinalayas ko yung mga yan. Yung mga yan, hindi ko alam ba't sumama sa akin itong mga to eh. Totoo lang yun. Tanongin niyo yung mga leaders in the past kung ano yung history natin. Pinalayas ko yung mga yan sa tabi ko. Okay? Hindi ko lang alam bakit tumingit sa akin. So, basta ganun, dapat clear sa atin yan. Okay? At mapuputol lang ang loyalty ko sa kanya the moment tumigil na rin ang pagsunod niya sa Panginoon. Okay? If that person, itong sinusundan natin as spiritual authority ay hindi na sumusunod sa Panginoon, that's the time you have to cut your relationship with him. Naintindihan? Clear tayo doon. Sige, salamat mga kapatid. So, ganito yan. Bakit natin kailangan sundin ang leaders natin? Bakit kailangan i-love at i-respect? So, of course, hindi ito manipulating. Kasi, mamaya, isipin ninyo, minamanipula tayo ng mga leaders natin. This is the result. Tingnan niyo yung masunod. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. So, ganito. May mandato ang Panginoon sa lahat ng simbahan. Maliwanag? Anong mandate ng Panginoon sa lahat ng simbahan? Simple lang. Matthew 28:19-20. Go and make disciples of all nations. Maliwanag ba tayo? Kaso yan, go and make disciples of all nations, imposibleng mangyari yan kung walang submission na nangyayari sa loob ng simbahan. And that is primarily the reason bakit kailangan may submission sa loob ng church. Okay? Hindi dahil gustong mag-lord over ng mga leaders ninyo. Okay? And all the senators here, listen to me. Hindi porque tinuturuan natin ng submission sa leadership ng mga members natin, eh parang gagawin ninyong ano na, kagabuan ng bag ninyo. Ano ba yung mga posibleng mangyari? Yung simpleng pag naiinitan kayo, pakipaypayan na ako. Yung something, walang ganon, okay? Tuturuan ko ulitin ko the reason why we are submitting to the leadership or authority dahil may mandatong binigay sa atin ng Panginoon. Maliwanag? In the context of going and making disciples, that's the reason why we have to submit to the authority. Maliwanag? Tingnan mo yung katabi mo. Yung leader mo ba yung katabi mo?
Ayon na ninyo. Ayon pa lang, sasabihin ko na sa inyo, ang leader ninyo, punong-puno ng kapalpakan niya. Okay? I will tell you the reality. Nakita niyo yung mga leaders ninyo? Pagka tinignan niyo ang leaders niyo, meron kayong at least isang makikita kapalpakan dyan. Kung magaling yan mag-preach, kung magaling yan mag-manage, kung magaling yan magpatakbo ng grupo, kung magaling yan sumayaw, kung magaling yan umanta, pero mali dyan, babawin nila yan. Okay, well, nagbibiro lang ako, pero I hope you're getting my point. Meron at meron isang mali dyan sa leader na yan. Pero this will be my challenge for you. Sana hindi yan ang maging dahilan para discredit natin yung calling ng leader ninyo. Okay? Entindihan. So ganito ha, let me suggest this thing to you. Instead, nasabihin mo or ilabanan mo kung ano yung mandato pinagagawa sa leader ninyo, kausapin mo na lang yan, sabihin mo sa kanya, alam mo, parang feeling ko, hindi nagiging maganda kung ganito yung ginagawa mo. You discuss. Okay? And that's part of perspective. Maliwanag? Great tayo ron. Nakakasunod? O, na-encourage kayo? Hindi, di ba? Sabi sa inyo, hindi may encourage kayo yung mga ganito. Kasi, sabi ko nga sa inyo, yung core values natin, at pagka standard sa pinag-uusapan, maraming kumakalpa. Maraming hindi gusto to. Okay? Kaya, ulitin ko sa inyo, number 5 yung pinag-uusapan natin, submission to authority. Tapos, meron akong gustong i-highlight dito. Ito, bihirang-bihira na narinig ko sa loob ng simbahan. At kakapalang kung mukha ko nasabihin to, kahit na sa totoo lang, kailangan ko ng guts to say this. Okay. Pero kung babasahin sa inyo na isang verse dito, that's in 1 Timothy 5:17 to 18. Tingnan niyo to. I don't know if you've heard this already. The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. For scripture says, do not muzzle an ox while it is treading out grain, and the worker deserves his wages. So, ano sinasabi rito? Simple lang po kung paano tinatrato ang mga tagamamuno ng simbahan. Okay? I don't know if you've heard this already, pero alam nyo ba na ang design ng Panginoon sa mga temple workers ay lumabas sa trabaho sa secular na mundo. Okay? Kaya kung makikita ninyo, yung mga pastor at sa mga misyonaryo at mga elders natin sa loob ng church, when I say elders, hindi ito yung matatanda ng mga tumanda na talaga, ha? Kaya yung katabi mo, kahit kung matanda yan, hindi yan qualified para maging elders ka. Okay? Hindi katandaan ng basihan pag sinabing elders. Kaya ka ako, minsan, pag sa church, hindi ko ginagamit ang word na elders. When you say elders in the church, ang ibig sabihin nito, ito yung nagpa-manage ng affair ng simbahan. Sila yung nag-meeting to strategize for the affairs of the church. Maliwanag tayo ron? So, pag sinabing matanda sa loob ng simbahan, hindi yung elders, natawag doon adults. Okay? Kaya tingnan mo yung katabi mo na medyo matanda na, adults ka, hindi elders yan. Okay? Pagka sinabing elders, kahit na 12 anos lang yan, if he is part of the council, nagpapatakbo ng simbahan, then that's an elder. Tingnan mo yung katabi mo, kahit mukhang bata yan, pag yan ay parte ng nagpapatakbo ng simbahan, then he is part of eldership. Okay? Ayan yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 3 na elders and deacons. Here? So sabi rito, the elders who direct the affairs of the church are worthy of double honor. Ano pa paano sinasabing double honor dito? Ito yung sinasabi na I love, respect, and honor my leader. Pag sinabing honor, i-correct ko yung understanding natin pagdating sa honoring, ha? Kasi alam ko, nakasanayan natin ito. Pag honor, lalo na pag sa leader's day, sa leader's night, o kaya yung mga pastor's appreciation month, o kaya yung mga Christmas day. Alam niyo ba paano ginagawa niyo sa honor? Binibigyan niyo ng cake, tapos binibigyan ng isang katutak ng mga letter. Alam nyo ba na hindi yun ang tinutukoy ng Bible na honor? When you say honor, ang ibig sabihin yan, honorarium. Naintindihan? That is payment. Clear tayo. And the worker deserves wages. Okay, kaya nga sabi ko sa inyo, baka may matisun sa inyo dito, pero wala pa kayo. Okay? Alam ko, ako ang pastor dito at somehow it pertains to me. Pero kiniklear ko sa inyo to, hindi para sa akin. Okay? Kiniklear ko to para kung sakaling dadating ang maraming misyonaryong papasok sa simbahan na to at mga pastor na mga susunod sa akin, marunong magtrato ng tama ng pastor at misyonaryo. Maliwanag? Great tayo ron. Kasi ganito, I'll show you the condition of the church. Sa church natin, alam nyo ba na wala tayong binabayaran worker. Kahit ako, hindi ako paid worker dito sa loob ng simbahan.
Pero it is God's design na ang mga nagwa-work dito sa loob ng templo dapat hindi nagtatrabaho sa labas. Pero dahil hindi kaya ng church pa natin ngayon, kaya tinik ko yung challenge na magtrabaho pa rin sa labas. Okay? Pero that is not the design of God. Ulitin ko, pinigay ko na sa inyo ngayon pa lang to. Okay? Sana dumating yung point na meron tayong ganitong design na lahat ng mga missionaryo at lahat ng worker ng simbahan, walang ibang iisipin kundi gawain lang na doon sa hindi na kailangan mag-isip ng trabaho. That is what we are saying na salvation problem. Okay? So, ngayon natin ha, pwede ba pag may birthday yung mga leaders ninyo, huwag yun naman sa katutak ng mga letters ang ibigay ninyo. You give double honor. Okay? Ngayon ganyan, alam ko, sabi yung kuya, mga sudyante pa lang kami. Kasi ganito, tignan nyo ito ha. Pag birthday ng leader niya, bibigyan nyo ng cake. Sino ang naging masaya? Kayo, kasi kayo rin ang kumain. Tama? Tama ba? Yung walang nauwi yung leader. Tama ba yun? Clear tayo nun? O, ulitin ko ha, hindi ako masyadong pabor sa leader. Kasi pagkausap ko mga leaders, pinapakpak ko yan ng ano, na sinasabong ko talaga sila. Pero since na buong congregation ang kausap ko, yung membership ang kausap ko, gusto kong makita ninyo na kailangan protektahan ang authority. Why? They are the representative of God. And remember, katandaan nyo ito, in Genesis chapter 12, sinabi ko ng Panginoon, I will bless those who bless you. And I will curse those who curse you. You know who? Kung sino pinag-uusapan dito? It was Abraham. And Abraham is the pastor during that time. Whatever you do to your pastor, whatever you do to the workers in general of the Lord, then the Lord will do that to you. Naintindihan? Sabi ng Panginoon, Genesis chapter 12, nung tinawag ng Panginoon si Abraham, ano sabi ng Panginoon kay Abraham? I will bless those who bless you. Kung sino magbibigay sa'yo, bibigyan ko yun. Kung sino magsumpa sa'yo, ako bahalang sumumpa sa kanya. Kaya mag-ingat kayong magsumpa ng mga worker ng Panginoon. Yung kanyari, ganito. Sample natin. Merong mga decision na gagawin ang leadership na hindi minsan natin nagugustuhan. For example, lipatan. Okay? Tingnan mo yung katabi mo. Nalipat na ba yan ng setroom? Minsan yan ang pinakamatinding resistance na narinisip ng leadership. Even Dulos for Christ nakakanasan to. Okay? Tapos dahil hindi mo nagustuhan yung nangyari, ang sasabihin mo, visit kasi ang leadership na yan eh. You are cursing the leadership. They are representative of God at tumanda ka because curse will come to your house, not just you. Maliwanag? I will be very straightforward with this kasi ayokong maging gulag kayo dito. This is the design of God. Ang Diyos ang magpuprotekta sa mga lingkod niya, siya rin ang magsusumpa sa kung sino man ang susumpa dito. Kaya, I'm sorry if I say this. Kamamaya, minsan nahihirapan ang kahanan ninyo dahil narinisip niyo yung curse na ginawa niyo because of that. Okay, I am not generalizing. There are times na design talaga ng Lord kaya tayo dumadaan sa ganyang bagay. Pero there are times din na yan ay consequence ng mga ginawa natin. Na sinabi rin ng Panginoong Biblia. Naintindihan? Kaya around this time, para mas gumagawa ang church natin. Sabi naman sa Hebrews 17, yung 13:17, this will be your benefit. If you know how to serve with your leadership, benefit mo yan. Alam mo bakit? Kasi pag nasasabihin ka, di ka pagagalitan. Walang away-away. Kasi alam nyo ito, minsan nagpapagalitan sa simbahan, yung nagtatampuhan ka at sasarap tuktukan ng mga ulo. Nagkasi, yung ganyan yung katabi mo, napakamapampuhin kaya walang nangyayari. Napagsabihan lang, ayun po na tumatay ng church. Sabihin sa atin na lang, pag-away na yung heart mo. Yung mga ganun, at ang tao mo to, kahit kailan hindi okay ang heart mo. You know why? Kasi kailangan ka natin ng Panginoon para maging okay tayo. Kaya kailan magiging okay ang sarili mo? May ganyan ba? Di ba yung mga rito, pumunta dito sa simbahan ng broken hearted eh. Ayun yung katabi mo. Di ba? Galing sa broken hearted eh. Kaya kailangan ng Diyos. Tapos sasabihin mo, pag okay na ako, saka ako pupunta ng church. Hindi mangyayari yun. Ay ganyan? Kasi kahit kailan, pag hindi ka lumapit sa Panginoon, hindi ka magiging okay. Ay ganyan ba? Kagaya nung sinabi ko sa mga leaders kanina, nung nag-prayer time kami bago tayo mag-start, sabi ko sa kanila, ang righteousness natin nasa Panginoon. Kung sa sarili lang natin, wala tayo. Naintindihan? Tingnan mo yung katabi mo. Kung ikaw, isipin mo kung Diyos ka, nasa iyo lahat ng kamandaan, kapugian, lahat ng katalunan nasa iyo, tatanggapin mo ba yung katabi mo? Yung parang ipis ka lang sa pagmumukha mo, mga ganyan yun. Pogi-pogi ko para sa iyo. Mga ganyan. Tama? So, ibig sabihin, hindi natin kaya.
without God, sa kailangan natin ng Lord. Okay? Kaya tingin mo, sabihin mo sa tabi mo, okay na magtampo. Nakakapagpaba na niya ng gawain. Okay? Tandaan niyo ito ha. This has been my principle even before. Sabi ko sa mga leaders ko, alam niyo, bago niyo isipin yung mga problema ninyo, ikaw, problema na iniisip mo na pwedeng masolusyonan. Pag hindi ka gumalaw, marami ang hindi naliligtas. At who knows, mamaya mamatay na yung tao na yan. Hindi nakakilala sa Panginoon dahil sa kaartihan mo. Imbis na yung leader mo, sinesyaran sana yan ng gospel, anong iniintindi? Eh, ikaw, ipinagpipray ka pa. Maliwanag. Kaya alam nyo, ito. Ito yung gusto ko ipagmalaki sa inyo. Ako, kung portable ako pumunta ng Kati, sa April, pupunta ako doon kasama yung team. Isang buwan kami doon, iiwanan ko kayo. Okay? Comfortable ako na i-share, i-gumalaw doon sa Addis kasi alam kong merong nagtatrabaho dito on my behalf. Tingnan ninyo, nagpe-pray lang ako, nag-strategize. Umupo ako sa loob ng lamesa ko, nagsusulat ng kung ano-ano at makailangan sila suhin. Merong gumagalaw. Tingnan ninyo, naka-8,000 na tayo agad, ilang araw pa lang. Alam niyo kung bakit? They know how to honor their leaders. Maganak? Naintindihan ba? Kaya ako, marami akong nasyesheran, marami akong nadadala ng gaspet. Hindi dahil sa galing ko. Dahil meron akong mga tao sa likod ko na alam kung paano ko itulak doon sa mandato ng Panginoon sa akin. Maliwanag? At tingnan mo yun. Sino dito yung magbagal ang lago ng cell? Yung tatlong taon na tatlo pa rin sila. Yung apat na taon na, dalawa na lang sila. At nalimang taon, isa na lang siya. Yung mga ganun. Sino dito yung mga ganun kababagal? Alam mo, sabihin mo sa katabi mo ito. Kung yung cell group mo mabagal dahil sa iyan, okay? Pero sino rito yung tatlo pababa ang cell group? Taas ang kamay. Manahiyan na bibigla, di ba? Pag tatlo pababa ang cell group ko, isa lang dahilan yan. Alam mo, ano? Yung mga members, mga hindi marunong mag-honor at mag-respect. Naintindihan? Pero I can show you, mga cell group ng mga lumalago, mga link ang mga members niyan, alam ko paano sumunod eh. Pag sinabi ni leader na, oh, go natin, tatlo daw. Alam mo kung sasagot pa niyan? Kuya, isusulto mo ba kami? Nagaling namin, tatlo lang bibili mo sa akin doon. Alam niyo yung nag-gets niyo yung point ko? Kasi alam niya kung ano ang calling o mandato ng leader niya. Ang mandato sa'yo, kuya, go and make disciples of all nations. All nations kaya, huwag kami, tatlo lang bibigay mo sa amin doon. Ganon yung mga lumalagong cell group. Pero yung mga cell group na, o sabi ni kuya dyan sa atin, bibigyan daw tayo ng gold, dalawa ka, para sa August na ito, dalawa na naman, ayan naman tayo. Pag-ulit-ulit na lang, di naman lumalag. Tapos mawawala din ako, tapos mag-backstay din ako, mag-girlfriend din ako. Tama lang ito, magalan. Ano yung katabi mo? Yan na yan din, no? Okay? Kakalim tayo. So, yan yung number 5, submission to authority. Number 6. Yan, so mas madugo ngayon. Number 6 naman. Number 6, anong ibig sabihin, anong word by number 6? Commitment to time. Ayan ang problema ngayon, time. Ha? Sabi dito, I manage and invest in God's kingdom. Invest my time in God's kingdom. So, tingnan nyo, Ephesians chapter 5, verse 17. Sabi dito, therefore, do not be foolish, but understand what the will of God is. So, this is the problem. Naniniwala ba kayo sa akin na lahat ng normal na tao merong 24 oras kada isang araw? Pag ikaw, hindi ka normal, I understand meron ka 25 hours, 27 hours. Alam nyo yung mga ganon? Yung nakakabili ng sariling mundo. Kung nakakabili ka ng sariling mundo, exempted ka rito, huwag mo na pakinig, okay? Pero if you're normal, like us na nakakapagsalita ng maayos, yung nakikita namin ang nakikita mo lang at wala ka nakikita ng iba, mga ganyan, 24 hours din ang meron ka. Pero meron kayong makikita ng mga tao, Christian to ha, Christian na lang pag-usapan natin, huwag na yung mga hindi nagsisimba. Okay, yung mga disipulo ng Panginoon, ang daming nagawa, merong mga disipulo na wala ding nagawa. Alam niyo kung bakit? It's a matter of time management. Hindi marunong mag-commit ng tama tungkol sa time nila. Ayaw na? Alam sabihin na ito, alam mo ako, naniniwala ako, hindi mahirap umattend ng cell celebration at ng isang cell group at ng training. Alam niya kung bakit? Ang nililipad sa atin ng Panginoon, 10% daw ang lahat. Ano ang isang linggo? Ilang oras yan? Hindi kayo parang mag-book. Eh, yung sa Divisoria 168, doon din mo ba yun? Yung sabi 168, bukas siya sa isang linggo. Ano ang 10% ng 168? Galing niyo sa mata. 16.8, tama? O, tanongin ko sa inyo. Yung 16.8 na yan, sabi ng Panginoon, dapat nasa kanya. Tights yun eh. Tama? Even sa time, dapat nagka-tights tayo. Yung ginagawa nyo, nakaka-16.8 ba yan para sa Panginoon?
Self-celebration, ilang oras? 2 hours. Self-book. Sino pinakamatagal mag-self dito? Alam ko, babae ang mag-i-dan niyo. Ay, di ba lahat? Sino ang self-book na pinakamatagal dito mag-self? 3 oras? 4. Sige, ilang oras na yun? 6 hours. Tama? Ilan ang 10% ng 168? 16.8. Ilan ang training ninyo? 2 hours. Tama? O ilan na? 6 hours na. Tama? Okay, tingnan nyo to ha. 6 hours lang ang ginugugol ninyo sa pang-spiritual na buhay o yung para sa Panginoon, nagre-reklamo na. Eh, ang diliman ng Panginoon, 10%, 16.8 yun. Hindi pa tayo maabot dun. Nasasabihin ninyo ang dami kong project. Baka matanggal ako sa dates lister. Why? Maraming for kung Claudia kung pigilan mo nga ako. Naintindihan ninyo yung ibig sabihin? Alam nyo kung anong problema? Pwede nyo pa rin ako magawa yung project mo with excellence eh. Pwede nyo pa rin ako magawa na makapagtakbo sa honor rolls with excellence ng hindi na mababayan ng ministry. Tanggalin nyo lang kung ano yung hindi kalooban ng Panginoon. Sabi rito, but understand what God's will is. Meron kasi kayong mga ginagawa na hindi naman dapat. Sample, kailangan ko nang magpara. Tignan yung katabi yung lalaki. Atit yan sa cellphone. Tama? O, tanongin ko sa inyo. Ganito na lang. This will be the acid test. Para malaman nyo kung kalooban ng Panginoon, pag ginawa ko ba ito, mayroong eternal value? Yun ang usapan. Kunyari, maging level 3,786 million ako sa nilalaro nating Mobile Legends na yan. Alam mo pa pala niya? Meron bang maliligtas na kaluluwa niya? Kainit yan? Ang kasunod, naging pogi ka lang sa babae gusto mo. Paliwanag ba? And plus, may mas magandang pwedeng gawin. Naiintindihan? Masample pa natin. Eto, normal sa lahat. Kahit hindi yung mga lalaki lang. Yung browse kayo ng browse ng Facebook, yan, tingin lang ng tingin. Tapos like, comment, share, post na wala nang nagmamahal sa akin. Ka-chat naman, mga ganyan, di ba? Sino rito yung mga ganyan? Tingnan nyo, sipin nyo to. Sa pag-browse nyo ng Facebook, ilan ang naligtas? Ilan ang grades ninyong subject na tumakas? Ilan sa kapamilya ninyo ang nakuha sa inyo? Wala, di ba? Bakit nyo kinagawa? Wala. Di ba wala din? Naintindihan? Ayun yung sasabi ko sa inyo, dapat marunong tayo maging best sa time natin. Isipin ninyo kung ano yung may eternal value. Maliwanag? Tanungin nyo, kunyari, ito ba pag ginawa ko merong mapapala ang kaharian ng Diyos? Ito ba pag ginawa ko merong magiging improvement sa spiritualidad ko? Naintindihan? Resuggest na, suggestion ko sa inyo. Kesa maglaro kayo ng ano-ano ng mga Mobile Legends na yan o maglaro kayo sa kung ano-ano ng mga games na yan, this will be my suggestion. Why not yung study books na lang? Okay, magbasa kayo ng libro. Baka mamaya kasi, hindi mo alam. Advance ka lang mag-send kaya magbasa ka ng libro. Kasi baka hindi mo alam, yung susunod ipapakilala ng Panginoon sa'yo na kailangan mo sharean, eh matalino pala. Nagsalita ng Constitution, anong alam mo sa Constitution? Para kasi mamauson. Pwede na yung isip ay maganda, pero hindi na yung maganda sa bansa natin. Pero maganda siya, yung parang ganun salita. Para sinabi niya na ang Pilipinas mainit, pero malamig na mainit, yung ganun. Kasi alam mo ba't ganun mga salita? Hindi nag-aral, hindi pinaghandaan yung laban. Naintindihan? Tayo, ang inilaligtas natin, generation. Hindi accepted ang mga adults dito ha. You are raising up next generation. Para masigurado natin na may next generation na magmamahal sa Panginoon sa bansang ito, ready dapat tayo. Maliwanag? Pag humarap kayo sa tao na sesyon ninyo, alam ninyo kung anong sasabihin ninyo. Baka pag nagtanong yan, paano ba ang gagawin pag nagkaganito yung anak ko? Ay, teka lang, ibabasahin mo muna kasi hindi ko alam eh. Ang alam ko buhay ni, ano, chismosa pala. Kahit din yan? O kahit sa mga kabataan dito, magbasa kayo ng libro, suggestion ko dito. Isa pa. Meron tayo isang primary leader yung sasabi sa akin, sabi ko, sabi niya sa akin, kuya, sana pala nag-aral ako foreign language. If you can, mag-study kayo ng mga foreign language. Kasi hindi nyo alam, baka may padala kayo ng Panginoon, maging missionary kayo sa Germany, mga ganyan, ha? Mag-goated budget yung mga salitaan nyo. Ay, hindi ka marunong. Yung pista promotion sa'yo, hindi ka ibigay sa'yo, hindi ka marunong mag-German. Ang alam mo lang, penny language. Boratalismo, ganun lang. Walang tatalhan yan. Naintindihan? Nakukuha ko. Sabi mo sa katabi mo ha, level up, kailangan aralin mo, invest mo yung time mo sa mga mas importanteng bagay. Naintindihan? O kaya maging expert ka ng isang skill. Mag-basketball ka para hindi mo alam kung mamaya ang ipapadala sa'yo ng kayo, isang team ng basketball, hindi ka marunong. Anong sesya mo sa kanya? Alam mo ba ganito magpali? Tapos ganito kung pinahalay ng Panginoon, hindi makikinig yan. Basketballista eh.
Ngayon yan, maging eksperto na lang kayo ng isang bagay. Para dumating ang time, baka kailanganin ang kingdom ng Lord. At least, gano'n ko malitulog. Ngayon yan. Ay, ako ito sabihin ko sa inyo. Kahit na hindi pa ako nagpapasko, alam ko sa sarili ko na pwede ako maging magaling sa management. I invested so much pagdating sa management. Kasi alam ko, kung walang marunong mag-manage sa simbahan, kahit kung dati pa, wala naman akong planong maging pastor talaga dati. Ayoko talaga, sa totoo lang. Pero dahil sabi ko, kailangan mag-complement ako sa management skill ko doon sa leader ko noong time na yon. Kaya ginalingan ko talaga sa management. Alam niyo ba, umutang pa ako sa bangko para lang makapag Six Sigma. Six Sigma training, one day lang yun ha, 30,000 ang bayad doon. Bakit ako ganun ka-bilit pag-gastos para sa training? Kasi alam ko, kailangan ko mag-invest para sa sarili ko. Dahil someday, gagamitin ako ng Panginoon, hindi ko alam, baka mamaya hindi ako ready. Sayang. Maliwanag? Kagaya na ito, nakakapagsalita ako sa inyo na sa harapan ng may confidence kasi naghanda ako before. Pag tinanong niyo ako, Kuya, ilang taon mo, ilang oras mo pinrepair yung preaching mo? Hindi oras mo. Ilang taon ko hinanda to. Bakit? Ang daming investment na ginawa ko bago ko tumayo sa harapan. Maliwanag? Nung high school ako, bitabits ako. Pag may training, sige, sama ako kahit na imbis na natutulog, nakakikipag arutan sa mga kaibigan at sa mga friendship mo na mga kung sino-sino. Buhatin ako ng mga training kasi i-invest ko sa sarili ko for God's kingdom. Okay, kung yan, yung mga kusikera dito, galingan ninyo. Mag-invest kayo para sa sarili nyo, kailangan mag-aral ako kasi baka mamaya dumating yung isang grupo na puro kusikero at narinig yung tono ng gitara ko na mali, baka hindi na bumalik. Kailangan, pag nakita nila akong tumugtog, wala silang ibang makikita ayaw one of the kind. Ako pinakamagaling ng musikero sa buong balat ng universe. May balat ba yung universe na? Naintindihan? Kasi I invest in God's kingdom. Okay? Mag-expect ka ng isang pill. Kaliwa na. Tell me katabi mo. Kahit ganyan ka, sabi mo sa katabi mo. Kahit ganyan ka, may isang expertise. Okay? Aralan mo yun. Naintindihan? This is, I want to connect this ha. Hindi tayo kailangan ng Panginoon. Okay? Ang kaligtasan ay kaya-kaya ibigay ng Panginoon kahit kanino. Pero dinisign tayo ng Panginoon na maging kabahagi nun. Kaya meron tayong skill, kaya meron tayong expertise, kasi yun ang magiging part natin sa God's kingdom. Naliwanag? Naintindihan ba? Kailangan hanapin ninyo, ano ang part mo sa God's kingdom? Kunyan sa cellbook ninyo. Sample natin cellbook. Sabi mo, ang galing niya tumugtog, ang galing niya magsalita, ang galing niya makipag-friend-friend, ang dami niyang nasyesheran. Ako, wala. Pang 13 lang ako, ganyan, di ba? Baka mamaya, ang part mo sa kingdom, makinig kayo sa akin, baka ang part mo sa kingdom magugas lang ng pinggan, hindi mo alam kung gano'ng importante, alam niyo kung bakit. Imbis na sana yung leader niyo nagugas ng pinggan, kayo na lang para nakakapag-ready ang sir leader niyo ng magandang word. Para pag may bisita, mamamangha yung bisita. Galing ng tao ito ah. Di ba? Pagka tinanong kayo, Kuya, ba't ang galing mo mag-share? Alam mo kung ano sagot ng leader niyo? Ganyan, ba't ang magaling mag-share? May gagaling akong member, hindi na ako nagugas ng pinggan, hindi na ako nagluto. Yan ay nagugas, siya ay nagluto. Kailang paganda ko ng pinaka-the best na word. Kailang pangit ng mga word ng mga leader. Ano pa diba naman pag-iisip kung anong kulay ng buong nito, isipin niya ba? Naiintindihan ba? Sa aking mga ng bagay, kayo na maging mag-take mode, i-own ninyo ang mainstream, okay? Remember ha, one of our descriptions sa Bible, we are co-heirs with Christ. Kung ano ang kingdom ng Panginoon, co-heirs. Alam niyo ba kung ano yung co-heirs? Kasama sa tagapagmana. Ibig sabihin, kung ano ang karya ng Diyos, tagapagmana, katigaw mo yung mukha ng katabi mo. Kung wala kang mana sa bahay ninyo, kung di ba kasi di ba may, pag may yaman, may last will and testament, ha? Minsan ako nakarinig doon, yung binabasa ng last will and testament, isang beses na sa talang buhay ko, nakapagbasa ang kamag-anak ko ng ganun. Kasi lahat ng mga kamag-anak ko namatay, na isa lang iniwan. Alam niyo kung ano? Diabetes. Iba doon, wala na. Okay, pero alam niyo ba, ang Panginoon, meron siyang last will and testament yung kingdom niya. At tatandaan ninyo, pag nagpasa ang Panginoon ng last will and testament niya, kasama ka. Tingnan ka tabi muli, tingnan ka tabi mo. Kahit hindi ka tanggap na mapumukha mo, kasama ka doon. Sabi ko. Okay? Kaya alam mo kung anong part mo. Okay, hindi mo pwede yung, alam niyo ganito ha, cancer sa loob ng simbahan yung paupo-upo lang. Kasi alam niyo ba, yung mga upo, ayan ang pinakamaraming nakikitang mali. Okay? Kaya this is my suggestion. Habang umuupo kayo, iniisip nyo, ano kaya pwede kong maging part dito sa simbahan?
ano yung pwede mong impart sa kingdom ng Lord? Hindi parating magsasalita sa harapan. Okay lang kahit hindi ikaw magsasalita sa harapan. Kasi ang pangit naman kung ang church, lahat nagsasalita dito, di ba? Tatawagin yung preacher lang, tayo pukot na dito. Hindi nito maganda yun, di ba? So, ang design ng Panginoon, meron kanya-kanya tayong part. Baka mamaya, si Peter to. Baka mamaya, ikaw pa rin pinakamagaling dito sa loob ng simbahan ko, kaso hindi ka magaling magsalita. Ikaw pala yung tatawagin ng Panginoon para mag-researcher ng pastor mo. Alam niyo ba si Bishop Corian, kaya gano'ng kagagaling yun? Mayroon yung pool of researchers na walang ibang trabaho kundi mag-research lang at alamin kung ano ang trends ng society at pinifit nila yung kay Bishop para pag nagsalita si Bishop relevant. Nakita niyo pa nagpapakita ng statistics si Bishop, ang ganda at saka pulido talaga kasi may researcher siya. At saka alam niyo ba, kunento niya sa amin sa mga pastor's training, meron siyang mga grammarian. Kasi si Bishop hindi talaga magaling sa English. Meron siyang mga tatlo or apat na mga English, mga sabi, mga magagaling talaga sa English. Kina-count ng Bishop, ang she ay para sa babae at ang he para sa lalaki. Yung ganun lang yung trabaho nila, hindi sila kilala, pero ang mahalaga sa kanila ay investment sa kingdom ng Lord. Naintindihan? O sige, sabihin natin, wala ka sa pero yung pala pinakmayaman si Bano to. Mga mamaya, yun ang magiging part mo para umanda ang makinarya doon sa Katis natin. Di ba, meron kayong mangarap na mapatay ng simbahan sa Katis? Ang mura ng lupa doon, sabi ko sa inyo, 150,000 kaya natin bumili ng ganito kalaking simbahan na. Okay, pwede na tayo magpatayo ng katedral doon. Lahat pa ng mukha nyo, pinalagay natin altar doon, ubusan nyo ka. Kaya na pera. Baka mamaya, ikaw ang iniintay. Kaya nandiyan, at least you invest on God's kingdom. Hindi man ikaw makilala, malaga, po here na to. Kaya nandiyan? O baka mamaya, ikaw lang yung madetali ka. Sorry kung masyado akong ano, gusto kong markets nyo doon. Madetali ka. Yung tipong hindi na napapansin ng iba, ikaw pa rin nakakapansin. Yung tipong ganito. Meron ba bang nakakapansin ang dumi ng mga kurdon natin? Meron bang gano'n? Nakakapansin ang cordon natin o kaya yung mga agyo-agyo sa kisami natin. Baka mamaya ko na nakakakita yan at walang ibang kaya gumawa niya kundi ikaw lang. I remember, I was so blessed doon sa naging pioneer ng dati nating church. Siguro naman yung mga kasama ko rito. Kilala niyo yung pioneer ng church natin, si Manny Trinidad before. He is an accountant, si Felicia by profession at nagtatrabaho siya sa bangko sa may Amerika. Alam niyo ba kung anong ministry niya sa loob ng simbahan nila doon? Tagalinis ng toilet. Kasi para sa kanya, yun yung part niya sa kingdom. Hindi kailangan tumayo siya sa harapan, hindi kailangan maging part siya ng council, basta masaya siya na nag-serve siya doon sa toilet. Kausap niya habang kumakanta siya ng How Pain, Desert, yung kailangan makita ko ang presensya ng Panginoon sa toilet. At yung parang pag tipo umubo yung tao, hindi matutuloy yung pagtahi kasi mapapaworship. Okay, so ako ko sa iyo, isa pa. Vice President of South Korea. Are you familiar with that country? Yung mga ganyan. Hindi nga kung mga Koreano eh. Pinagpunay mo nga ako eh, no? So di ba yung Vice President ng South Korea, alam nyo ba na ang ministry niya sa loob ng simbahan niya, Asher? Alam nyo ba yung Asher, one of the most underrated ministry yan. Kasi karamihan ng mga bata ang gusto puntahan, production o kaya worship. Kasi nandiyan yung mga malilikot na ministry, yung mga kumpulat sa harapan. Pero actually, hindi masyado pinapansin. Pero Vice President of South Korea is a nasher. Alam niyo ba kung trabaho ng nasher? Nakangiti lang, pero pumatay na po. Ay, di pala po, welcome pala. No? Then, alala kasi sabi ni Bishop, kailangan pag nagpupasok sa church, ang big body, gano'n, pumatay na po. Kasi, for to me, Christ is alam niyo yun, 1 Corinthians 1.21. So, well, hindi ko siya sabi gawin ng mga asher, baka hindi na bumalik. No? Pero my point here is, whatever it is, kahit nagagupit ka lang, basta may investment ka sa kingdom, okay? And you value time to invest. Kaya yun din yan. Pag sinabi ka itong oras, walang makakapigil sa akin, ito ay kailangan ko para sa cell group. Kaya nga mga cell leader, I discourage na magpalit-palit kayo ng schedule ng cell ka. Kasi gusto ko maturuan yung members nyo na itong time na to, wala kayong ibang ilalagay na schedule dito kasi cell group to. Okay? Mag-date na lahat. Matira na akong single sa mundo ito. Okay, hindi ka naman bida ito, ha? Basta cell group para sa oras na to. Kasi kanyari, hindi ko naman sinasabi puro cell group, okay? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ilan mo yung Monday para sa gala mo, Tuesday para sa pag-aaral, Wednesday para sa ganito, Thursday, let's say Thursday ang cell group ko. Pag Thursday, naka-block na yun. Parang sa school ninyo, kunyari, pag nag-date kayo, pwede ba tayo mag-date ng gantong oras? Ano sasabihin mo? Hindi, klase mo ito eh.
yung ba ko mahal, mga ganyan na yung matapal. Mahal kita, pero kailangan ko gawin ito eh, kasi ito talaga yung schedule. Parang ganun dapat sa sayo, schedule ko. Huwag mo akong agawa ng oras ko sa Panginoon. Mahal kita, second nga lang. Mas mahal ko Panginoon. That's the reality eh. Okay? Dapat, you know the mindset of, yung alam niyo yung second placement mentality. Tinuturo sa atin yan. Dapat, marunong kayo ng second place mentality. Kunyari, may mga may girlfriend o boyfriend dito. Huwag kayo mag-iinahin natin na, pinakunan ko yung word, second place ka lang. Okay? Kahit anong ganda mo, kahit pang brand mo pa sa atin, Jesus name, amin. Kahit hindi ha? Second place lang. Okay? Huwag masyadong maarte. Ang arte, pinabatay. Naliwanag ba? Okay? Kaya tayo lang, ha? So, huwag nyo kayo matatay. Number seven, lifelong relationship. This is responsibility and accountability. So, meron sinabi nito, Proverbs 18 verse 24. One who has unreliable friend soon comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. So, this is my challenge for all of you. Tayo mga Kristiyano, we are always telling us, or the whole world, rather, sinasabi natin sa buong mundo na tayo ang tunay na nakakakilala sa Panginoon. Diba sinasabi natin yon? Hindi man tayo ang tunay na religion kasi para sa atin, di ba yung religion na turo ko na sa inyo yun, ang religion, wala naman talaga tamang religion kasi when you say religion, re, ibig sabihin nun, again, and religion, nang galing yan sa Latin word na ligare, ibig sabihin nun, bind up. So kung religion lang ang mag-bind up sa atin sa Panginoon, yung bind again, wala talaga tama. Because Jesus Christ was the very person who made this binding up in reality. Okay? Pero di ba sinasabi natin na tayo ang nakakakilala sa Panginoon, nagsumpungan natin ang pag-ibig ng Diyos, please, challenge ko sa inyo, patunayan nyo dito. Okay? Hindi tayo babasahin ang mundo sa galing natin. Kahit na i-recite mo ang preamble at 1986 constitution ng pabaliktad, pag hindi ka marunong magmahal, wala. Okay? I-recite mo man lahat ng branches at amets ng science, kung hindi ka marunong magmahal, ano sabi ni Apostle Paul? You are just a clashing symbol before Him or before God. So this is my challenge. Pwede ba sa cell group natin, para mas maging palalakas ang cell group natin, huwag kayong mag-cell group na puro goal lang. First thing, syempre goal. Pero dapat, ilagay nyo naman second thing yung relationship. Yung tipo, kunyari, nag-away kayo ng member mo, nag-away kayo ng leader mo, clear pa rin sa inyo na kung ano man ang pinagtalunan natin, mas importante ang relationship sa atin. Nagkaroon tayo ng hitwaan, nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan dahil paraon tayong buhay. Yun lang yun. Pero it doesn't mean na wala tayong lifelong relationship. Alam nyo ba ito, sir, i-share ko sa inyo. Yung mga leaders na lalaki, kaya ganun kalalim na yung pinagsamaan natin kasi meron dyan mga 8 to 10 years ko nang kasama. Alam na namin yung baho ng isa't isa, pati utok namin, alam na rin namin. Minsan pati kinikili, alam na rin namin yung amoy sa isa't isa. Yung tipong, ay alam ko si Diego to, amoy pa lang, mga ganyan. Ito, alam ko na si ano to, si Bible to, yung mga ganyan. Pero ano yung pinupoint ko rito? Kasi, sabi ng Bible, you shall know them by this, that they love one another. Okay? Walang saysayang simbahan na humahayo at nagpaparami nang hindi marunong magmahal ng isa't isa. Okay? So sabi rito, ay hindi tayo kapatid, sabi rito, but there is a friend who sticks closer than a brother. So dapat mag-enjoy sa atin na kahit wala, yung di ba meron dito yung mga walang kapatid, dapat tinatrato natin kapatid sa loob ng simbahan. Kasi sabi rito, there's a friend sticks closer than a brother. Okay? So dapat yung tingin mo yung katabi mo, kahit hindi mo kamukaya, kahit na feeling mo mas pokey ka, feeling mo lang naman din yun, diba? O mas maganda ka, dapat to stick closer than a brother sa kanya. You know what? Sabi sa kasabihan, blood is thicker than water. Ibig sabihin, mas malala ang relasyon ng magkakadugo kesa sa wala. Tama? But I'm telling you this, spirit is thicker than blood. Naintindihan? If blood is thicker than water, then I'm telling you, spirit is thicker than blood. Magkakabalit tayo sa Espiritu, sabi ng Ephesians, we are in one baptism, in one spirit, in one church, tama? In one salvation, so dapat clear sa atin na mas thick yung relationship dapat natin. Okay, so pwede ba natin maging kasunduan to, maging covenant sa isa't isa? Magkaroon pa tayo ng sama ng loob dito, pag sa masaktan man tayo sa isa't isa, willing tayo mag-sorry. Not because we admit that we are wrong, but because we value the relationship. Kaya,
Kaya bagay mo sa katabi mo, sabi mo sa katabi mo, I'm sorry. Okay? Because I value your relationship. Okay? So that is number 7. And number 8? Number 8? I love equipping and training. Training is my happy hour. So ito, problema to ng marami. Pero let me read to you this verse or this passage. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 9 verses 25 to 27. Everyone who competes in the games goes into spring training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Therefore, do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. So ganito. Ang church natin may mandate, and our mandate is to preach the gospel to the unbelievers. Okay? Mabigat or madaling trabaho. All unbelievers, sesya lang daw natin. Kailangan makakilala sa Panginoon dahil ang hindi nakakilala. Ngayon, ano? Mahirap, madali. Sino sasabing madali? Di ba wala? Sino sasabing mahirap? Mahirap talaga kahit ako nahihirapan. Ano mo doon sa Katis? Ilang linggo ako doon? Isang linggo ako doon. Sa totoo lang, madali lang mag-share ng gospel. Ang buong Katis, Christian na. Ilan lang ang population nila? 150,000. Hindi pa sapat para makabuo ng isang distrito sa bansa natin. Ang kailangan para maging isang district sa Pilipinas, 250,000. Silang 150,000 lang hindi enough para makakreate ng isang congressional district. Yung one foot na yun, kung madali lang yun, kaya-kaya. Pero alam nyo ba, this is the reality. Mahirap. Merong iyak, merong gutom, at merong frustration if you share the gospel. Remember Paul, sabi ni Paul, naranasan ko lahat ng paghihirap, but I count it all as loss kung hindi ko rin lamang ma-share ang gospel ng Panginoon. Now, this is what I'm telling you. Kung mahirap ang isang bagay, hindi ba dapat kailangan ng mahirap na training din? Tama ba? Tingnan nyo ito. Si Pacquiao, kakapanalo niya lang, tama? Si Pacquiao, magaling na yun. Tama ba? Pero bakit kailangan niya pang mag-training? Kasi alam niya, mahirap yung dadaanan niya. Kaya kailangan mahirap na training din. So tingnan nyo ito. Mahirap ang mandate ng Panginoon sa atin. Kaya dapat alam ninyo na kailangan dumaan din sa mahirap na training. Kaso ang problem, hindi lahat ng tao gusto ng training. Tingnan ninyo. Pag nagpatawag ng training, konti ang pumupunta. Pero pag sinabing celebration, ay bongga yan, mga gaya, di ba? Tama ba? Tingnan yung katabi mo, kaya ang taba mo. Wala mong katabi, kaya wala magsasabi sa akin. Hindi kayo na lang. Pero I hope you're getting my point. Minsan, ito ang mahirap. Kahit mga kasyano na ang mga nagsalot na ito, pag training, ang hirap-hirap papuntahin. Pero pag kayong mga nasasarapang buhay, ang dami pumupunta dyan. Pero sana maging challenge ko sa church natin that we will love training. Kasi advance ka mag-isip. Alam mo sa sarili mo na mayroong malaking ipagagawa Panginoon sa akin kaya kailangan matinding training ang dadaanan ko. Maliwanag? Kaya ako ito, share ko sa inyo. Ako meron akong understanding na ganito. Once na mag-text na sa akin si Pastor Jay Budia, sabi niya, Pas, meron tayong pastor's coaching. Alam nyo ba, tinatanggal ko ang schedule ko pag nalaman ko may pastor's coaching. Alam mo bakit? Alam mo bakit? Kasi para sa akin, itong church na ito, lalaki, hindi lang ganito kalito. At hindi pwedeng banbanang o pastor. Nakakaya yun, tama? Ang gagaling ninyo eh. Tama, tingin ka tabi, ang galing yan! Lahat alam! Tama ba? Eh, all-knowing nga yung karamihan dito. Pero I hope you're getting my point. Nahihiya ako na dumating sa point na yung mga member ko gumagaling. Ako hindi. Kaya dapat may understanding ako. Meron akong thinking sa sarili ko na kung matututo ako dyan, andyan ako. Okay? Kaya hindi yan ako. Kaya kunyari, pag nagsasalita na si Pastor Rabi, kunyari, pag may master's coding, bukas meron muli kami. 2 o'clock nag-start yon hanggang 7 yon. Tapos, merong confusion after nun. Kumalit talaga ako doon. Kahit na doon pa sa monumento. Malayo-layo yon. Pero sasadyay ko yun. Alam mo bakit? Kasi para sa akin, iba pag meron akong nakukuha mula sa isang magaling na nagsasalita sa akin. Ganyan. Kaso, ang problem natin, ganito yan. Ang reason naman, bakit ayaw natin ng training, dalawa lang yan. Una, hindi mo makita kung bakit kailangan mag-training. Tama? Wala kang makitang laban eh.
kaya hindi nagtitraining. Pangalawa, posible na tingin mo, magaling ka na. Kung hindi na lang kayo kung ano dahil lang, bakit hindi nagtitraining. Naiintindihan. Kaya dapat, sa first na ito, dahil tayo mga disipulo, we should have training. Okay? Naiintindihan. Yung mga magaganda katawan, yung mga may abs, at saka mga naka-biceps and triceps sa mga chan nila, ay chan doon, mga kapay nila, pati yung mukha, meron na rin mga palipig, yung mga gano'n, di ba? Kahit kaya naman gumanda yun dahil sa training eh. Tama? Also, let me be clear with this. Kung gusto nyo maging magaling din ang mga tagapaglingkod ng Panginoon, kailangan natin sa training. Naintindihan? Nakakuha ko? Oh, tawin ka tabi mo? Train ka na ba? Sabi mo sa kanya. You know what? Even Jesus Christ himself, went through training, I mean. Nagdaan sa proseso ang Panginoon. Panginoon na yun, ha? Okay? Ikaw ba mas magaling ka ba sa Panginoon? Ino mo nga kung mas okay kay Christ mo. Kung mas magaling ka kay Christ, okay lang. Pero remember, Jesus Christ himself, nag-train siya. Okay? So, balikan natin, ha? Yung apat na bagay. Okay, so, meron akong apat na tao na pagsasalitay dito sa araw pa. Gusto kong i-share sa... gusto kong sabihin nila sa inyo yung naging experience nila dito sa bagay na ito. Okay, but before that, gusto ko ulibalikan sa mission to authority. So, this is the mindset of second phase. Are you willing to take that second phase mentality? Kasi ganito ha, challenge ko sa inyo. Sa Bible, alam niyo ba kung sino ang ginagamit? Yung mga second phase. Tingnan niyo to. Paul and Timothy. Timothy was very, very effective in the ministry because he was willing to take the second phase for the sake of Paul. Okay? Moses and Joshua. Kaya naging magaling si Joshua, he was willing to take the second place. Even Saul and David. Sino mas magaling? Saul and David? David! But you know why? Bakit naging magaling si David? He was willing to take the second place. And think of isa pa, Joseph the Dreamer. Are you familiar with Joseph the Dreamer? Alam niyo ba na-revive, na-restore ang buong Egypt because of him? And who is Joseph? Who was Joseph? He was the second highest authority during that time. Hindi siya una. Ang una during that time was the Pharaoh. He was the emperor or governor during this time. And siya mas kinamit ang tama. Eh, alam niyo, pagka kayo, ginagawa ko niya rin, when you say submission to authority kasi, I am not encouraging the leaders to do this. Ha? Pero bilang mga members, it is our way of respecting our leader. Yung alam ko, hindi naging normal to sa mundo. Yung homeboy, pero I'm encouraging you to do that. Kasi alam nyo kung sino yung homeboy ngayon, siya ang leader in the future. Tingnan nyo si Jonel Liwanag. Kailan nyo si Jonel Liwanag? Kaka-promote ka ng national duel. Alam nyo ba kung paano siya na-promote? Ganito, ipwento ko sa inyo yung eksena. Si Bishop Coriel at saka si Cesar Castellanos, magkakasama sila sa international conference. Tapos, si Jonel Liwanag, yan ang tagadala ng bag ni Bishop Coriel. Yun lang ang trabaho ng doon. Pero magaling na pastor ko, siya ang may hawak ng buong Pampanga. Siya ang nagme-mentor ng buong province ng Pampanga. Tapos, titinanggap na ni Pastor Cesar yung resignation ni Bishop Frank Santos. Bishop Frank Santos was one of the national clergy of the Philippines sa G12 community, nag-step down siya. Hindi tinanggap ni Cesar Castellanos yung before, pero eventually, in-order na rin ni Cesar Castellanos yung bagay nito. Sabi ni Cesar Castellanos ganito, hindi ko pwede nalalakad ang G12 Philippines na kulang kayo, sabi ni Cesar Castellanos. Kailangan mag-appoint na tayo ng kapalit. Sabi ni Pastor Cesar, may kilala ka ba? Sabi ni Pastor Cesar, nagpipwede, i-recommend. Walang maisip si Bishop. Tapos, doon lang nakita niya, pumasok si Jodel. Kanya, who's that guy? Sabi ni Pastor, ni Bishop Oliver. Ano yan, isa sa mga pastors na isa sa local world ko sa Pilipinas. Kasi lang ni Pastor Cesar, may network ba yan? Malaki po network niya, 200 pastors ang pinapunch niya. Okay. Papuntay ko siya rito, pinatungan na lang ako. Ngayon na siya network agad. Alam niyo ano yung tinutukod ko rito? Huwag kayong matakot na maging homeboy o maging alila o maging assistant ang leader ninyo. Kasi ang assistant kayo, yun ang nagiging leader ninyo. Entendihan? Ay, alam niyo, yung mga primary leaders, meron sa hindi lahat sa kanila, pero some of them, kaya kanya sila kayo Bible ninyo, hindi yung takot na maging ano, second place lang sa akin. Kahit na akong sumikat, okay, that's reality naman eh. Of course, we're exalting Jesus Christ alone. Pero in reality, meron talagang biological person na nakikilala. Walang problema sa kanya yan, kahit na siya ang sumikat,
ay kahit ako sumikat at hindi siya mamansin, okay lang sa kanya, kahit kadadala lang ang bago yan. Mayaman yan, ha? Alam kong bakit? Kasi para sa kanya, that is his way of respecting his equal. At alam niya sa sarili niya, if I take the second case, something maliligo. So, gusto kong ipakilala sa inyo yung mga hindi nakikita sa harapang nagsasalita. Mga meron ako mga tatawagin ng mga ilang tao na mag-explain sa inyo ng apat na bagay ngayon sa kanilang experience, ano yung nagawa nila. So, tawagin ko si Kuya Jeko, hindi ito nag-preach, pero i-share niya sa inyo yung experience sa number 5. Tapos, commitment sa time, si Ate Joven, hindi rin nag-preach to, so ang leader din natin yan. I-share niya sa inyo kung paano yung experience niya dito. Number 7, level ng relationship. Ito parating nasa likod lang to, si Ate Joven ninyo. Kaya taga-tugasulat lang yan, taga-sulat kayo ng mga pinagagawa ko sa kanya. And then number 8, si Chris, tawagin ko. Isa sa 144 natin. Walang ibang ginagawa yan si Chris. Alam niyo ba kung ano lang ginagawa ni Chris niya? At abuhat lang ako ang sasabihin ko. Buhatin mo nga ito, dalhin mo nga dito lang. Pero masaya mo siya sa loob. At titignan natin kung ano ang experience nila sa pangin. Ready ko? Pre to start, I was once a momo, found by God. When I first heard His word through our pastor. Yun, sa ngayon, napakatagal ko na kilala si pastor. Ages, no? And yun nga, sabi nga ni pastor, ano, alam na namin. Kahit si pastor, napakatagal na namin magkakasama. I know him. Yung lahat ng magaganda at lahat ng mga bakit yan, alam na namin. And alam nyo ba, kahit na yung pastor natin, ano ba rin yan? Nakasama pa rin namin sa bola-bola, pero baka inisip nyo kasi pag pastor, ano na, social na, di ba? Yung pastor namin, pastor ko, ano yan, kumakain pa rin niya sa kanya. Tsaka nakakatuwa kay Pas. Pagka different-different talaga kami sa bahay nila, working back na naman Pas. Tapos ano, nagugulat ako. Siya pa yung naghuhugas ng plato na plato. Oh, grabe talaga ng pastor ko. No? Kaya sa ano, mag-hashtag tayo, yan ang pastor ko. Okay? Promotion. And, dito sa submission ng to authority, yun nga, paano ko ba akin ay dulat? Kasi para sa akin, una-una, ang submission is not just a rule. Submission is not just an instruction. For me, submission is selflessness. Diba? Yung, di ba mahirap, minsan mahirap sumunod. Pero kapag selfless, pagka mas inisip mo yung tao na yun, napakatanong sumunod, grabe. Pero pagka yung sarili mo na inisip mo, hirap sumunod, sobra. Feel mo ba? Kaya para sa akin, una-una ang submission is selflessness. Ako, ano, kapag sumusunod ako kay pastor, yun nga, lagi ko inisip. May mga problema ako, syempre. But, inuuna ko isipin, kusa kaya yung pastor ko? Kusa kaya yung leader ko? Ba't kaya napagalitan niya ako? Kasi may mga ganun kami, na kahit napapagalit sa masakit, yung, ouch, sakit mo sinabi ko. Pero ano, tinatanggap ko kasi, bakit kaya nasabi ni pastor? Selflessness. Di ba? Bakit mayroong selflessness? Because for me, submission is about humility. Di ba? Doon ang gagaling yung selflessness. Pag meron kang humility. Di ba? Alam nyo na naman yung humility. Hindi ko na kailangan niya explain yun. Di ba yung... Siyempre ikaw magpapababa. You are willing to take the second place. And how can I take the second place? Because for me, submission is about love. Kapag mahal mo yung tao na sinusunod mo, yung leader mo, ako, napakadaling sundin yan. Diba ito yung ano nga yung sabi ko nga sa pastor ko, kung kahit sa aking pastor, para may talent sila, lahat ko sinasabi, Kuya Ate, ano, kaya ko yung suporta ng tao sa ulo. Kasi ako, ano, I made it clear to myself na my calling is to support. Ang calling ko, Kuya, ayoko tumayo sa akin, ayoko ako yung magsalita. Pero alam, ako gusto ko, ako magdadala ng gamit mo. Kaya niyo magawin yun.
Ang sarap sa pakiramdam para sa akin na nakikita ko yung sinusuportahan ko na na-bless dahil merong isang tao na kayang suportahan siya hanggang sa huli. Diba? And dito ko na-encourage siya sa Galatians 5:13, yung last part lang yun. Serve one another humbly in love. Diba yun? Now, hindi ko lang submission, it's about selflessness, about humility, and it is about love. Sabi ko nga, ano eh, parang sa Pilipinas lang, di ba, kayo Duterte, nagbabas, di ba? Parang sa Pilipinas, sabi ko nga, pag maraming taga, siguro pag yung mundo, puno ng mga taga-suporta, ano eh, mapapakanta ka na lang eh. What a wonderful world, di ba? Napakaganda ng ano na simbahan na to. Napakaganda ng bansa natin kung lahat ng tao marunong sumuporta. Yung buo na yun mo, ay hindi mo na nisip yung sarili mo basta masuporta ako ng tao. Diba? Agree ba kayo ba? Very familiar pagdating sa atin. It's a very big issue pagdating sa atin. So we have 24 hours, di ba? Sabi na rin Pastor kanina, meron tayong 24 hours. And sa isang linggo, meron tayong 168. So I just want to share my experience regarding that. Gusto ko lang sabihin din sa inyo, na ako po ay isang anak din. Ako po ay minsan na rin estudyante. At ngayon po ay isa na rin po akong working. Di ba? Aside from that, syempre sa leader, primary dito. So, pero hindi ko naman ito binibigay sa inyo. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo yung picture regarding sa time. Kung ikaw estudyante, ganda siya. Anyway, share ko lang. Sabi ko nga diba, Monday to Sunday, meron tayong time. We have 24 hours per day. At ito siya, binilang ko. Sabi ko, Monday to Friday, sabi ko, Lord, I have 10 to 11 hours thinking of my work. Kasi, plus OT. So, bawas na siya sa 24 hours ko. Plus, let's say, si boss nagsabi, o kailangan mo pang mag-extend kasi bumunta tayo ng lugar dito, bumunta tayo sa ganito, just to represent the company. Tapos, meron pa tayo, meron pang PID, meron pang cell group, meron pang meeting sa primary, meron pa tayo yung mga practices kapag gabi. So, sa prison worship, meron. Tapos, meron pa tayo tinatawag na devotion. So, minus ulit yun. Tapos meron pa, at alam mo yun, nakatuwa doon ang galing ng work. Kasi may t-shirt time pa ako, hindi ako naiiyan sa dinigan. Kasi nanonood po ako ng k-drama, 4 hours, 6 hours. Parang sa, kung narinig ko yung commitment ko time, I've been a student, I'm a worker right now, anak din ako. Parang ikaw, ano ba yung role natin ngayon? Isipin mo yung role mo ngayon. Parang nakakatuwang isipin, Lord, salamat kasi hindi naging sagabal yung trainings ko. Lord, hindi naging sagabal yung schedule ko. Lord, hindi naging sagabal yung pagde-devotion ko every morning. Diba? Minsan, nagpa-Bible reading pa tayo. Pero hindi ko sinasabi na perfect akong leader. Pero may mga times, grasya talaga ng Panginoon. Yung nagigising ka pa rin. Parang, wala ko nga na 6:10. Pag 6:10, alam ka na siya. Kailangan ko nang bumangon sa umaga. Ito yung time ko sa Diyos. At the same time, gusto ko rin kayo inspire na despite sa lahat ng mga schedules araw-araw, nilagay ko dito, I started when I was a student doing those tests na, di ba? Bago ka siya, no, trainings, encounter, ang dami. Diba? I know, familiar kayo sa mga yan. Parang, lagi kailangan may sasubmit ka, kailangan may gagawin ka. Aside from that, projects, naku, dead time na. Tapos, kailangan maganda yung project. Plus, yung mga kagrupo mo, pag nag-groupings kayo, dadalan mo na bago ka ba. So, parang isipin mo, during 24 hours lang yung time ko, pero paano ko yung gagawin? Pero alam nyo, napakabuti ng Diyos kasi may time pa. So, huwag nyo isipin na, wala, ang dami yung project, ang dami yung work. Hello? Darating din sa punto ng time mo, may isip mo, nga, dami ko pang leisure time. Pero huwag naman natin gawin leisure time lang ang Panginoon. Sabi nga dito, yung lagi sinasabi ng mga leaders natin, do not find time, but make time. Diba? May oras naman eh. Tanong mo yung katabi mo, di ba may oras naman? Anong oras ka ba nagiging straight? Kasi baka
yung leisure time mo kasi, yun yung pinapriority mo. Hindi dapat. We have to manage and invest that for the kingdom of God. And aside from that, gusto ko yung sabihin sa inyo na hindi naging sagabal yung mga ginawa ng Diyos sa buhay ko dahil nakagraduate ako. And then, I know kayo rin, diba? So, hindi rin naging sagabal dahil nagkaroon naman ng trabaho. Tama. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, you just have to find out, you just have to make time. Huwag lang basta hanapin. At the same time, maging encouraged din tayo sa salita ng Diyos sa Psalms 37:4. Sabi nun, the light in me, di ba? I will give the deserves of your heart. At the same time, Matthew 6:33, walayang mong Diyos, bibigay ko yan sa'yo. Sana, yun yung mga verses na alam natin, pero minsan, pagdating sa, uy, wait lang, may project ako. Atin ba ako ng cell group? Uy, wait lang, magtatrain ba ako? Kasi may groupings pa kami. Sana sa mga oras na yun, isipin natin, Lord, merong, di ba merong Psalms 37:4? Lord, merong Matthew 6:33. Yun lang, maraming salamat. Lifelong relationship. Ngayon nyo lang po ako medyo makikita mo sa salita sa alam. Yung pang 7 na core values ng Jacob, isa ko sa core values na alam kong ano, hindi ko kinuha sa ibang tao, hindi binigay sa akin, kundi ito yung something na na-earn ko sa pagkisimula ko pa lang sa buhay ko siya. And yung lifelong relationship, ito yung para sa matagal ko na nakakasama sa paglilingkod sa Diyos. Simula ng 2010, yan sila pastora. Magkakasama na kami niya sa ministry. Hindi pa sila pastor, magkakasentro pa lang kami. Yan. Isa talaga sa mga nakapagpatibay, more than sa paglilingkod sa ministry, more than sa pag-stay sa church, ang pinaka talagang tumatak sa akin, ang pinaka nakapagpa-stay sa akin, is yung relationship ko sa mga tao sa paligid ko sa church. Kasi more than sa mga friends natin sa labas, more than sa mga kaibigan natin na hindi mga Kristiyano, kapag ka nagsimula kang magkaroon ng trust sa isang tao na kasama mo sa simbahan, ito yung bagay na hindi na kahit kailan mawawala sa'yo. Kasi yung mga tao sa paligid natin, kung meron tayong mga kaibigan sa labas, meron tayong mga nagiging best friends, meron tayong mga nagiging kabataan. Pero kapag ka sinimulan mo lang i-engage yung sarili mo na magkaroon ka ng mga kapamilya or talagang masasabing mong kaibigan sa loob ng simbahan, it will not be taken away from you. Parang kanay lang din relationship natin kay Lord. Kasi dati, yung mga ibang leaders, yan sila Abby, sila Pam, sila Liza. Dati, members ko lang sila. Pero ngayon, di ba? Kasi group ko lang sila. Kasi more than dun sa kung ano yung relationship namin kay Lord, isa sa mga pinakalaga namin, yung relationship namin sa isa't isa. Yung turingan namin na hindi lang kami magkakasel group, turingan namin na hindi lang kami basta, uy, kasama kayo si IM, dadaanan ko lang kayo. Alam, kahit hindi kami masyadong nag-uusap or kahit hindi na kayo masyadong nakakausap, meron na kaming naging foundation sa isa't isa na alam namin na ite-treasure namin ang habang buhay. And kagaya nila, pastor, kapag nakagay tayo sa pastor, dito nagkasalita sa alam, parang minsan nakalan yung bumingiti. Kaya minsan ako, hindi na yun ako bumingit eh. Parang akala niya, ano, ang hirap-hirap namin lapitan. Pero kapag hindi niyo na kami kasama, kami kami nila pastor, kapag kami na lang, eh, nagtatawanan kami, nagbibiroan kami, nagkasabihan kami ng mga problema. And hindi kagaya nung, hindi, ano, wag niyo isipin na, wag na kayo magkala ng kaibigan sa labas. Ang point ko dito is, yung pagkakaibigan na alam mo na kahit magkamali ka, yung kahit meron kang magawang maling bagay, hindi ka huhusgahan, instead, ipagpipray ka. Kasi dito sa loob ng simbahan, yung accountability and responsibility, yun yung nabibuild, yun yung unti-unti natapuro sa'yo na hindi mo nalang basta-basta nababansin. And yun, gusto ko lang hindi siya sa inyo, di ba? Alam niyo naman na, share ko na lang. Alam niyo naman din, di ba, na may mga bagay talaga nangyari sa buhay natin na parang iiwanan tayo ng sa mga leaders, iiwanan tayo ng mga tao. Naging members na natin, iiwanan tayo ng mga tao inaalagaan natin. And ayun yung isang bagay na alam ko parang, baya, ayoko nang mag-alaga ng mga tao, ayoko nang mag-invest yung sarili ko sa tao. Ito kasi, ang dami nang umiwan sa akin, ang dami namang hindi nakikinig sa akin, hindi naman sila mag-stay sa akin forever. Di ba, may mga ganun. Pero, alam niyo ba na minsan din, dumating din ako sa point na parang sinasabi na rin ng mga tao sa paligid ko, huwag ka na kasi mag-stay, huwag ka na kasi mag-alaga ng mga bata. Kasi, tignan mo yung ginagawa sa'yo, iniwanan ka lang, hindi ka na pinapansin. And kahit anong gawin ko na parang, sige naman,
ayoko na mapagod na kasi ako'y bumabalik at bumabalik pa rin ako kasi ito yung mga tao, alam ko na kahit anong mangyari sa akin, tatanggapin ako. And hindi naman lahat ng tao iwanan na. Meron mga tao ang mag-stay sa'yo. And kung sino yung tao makakasama mo, sila na talaga yung mga tao makakasama mo ako. And iba hindi naman huli yung sakala mo na malapit na ako kami. Kasi ganyan. So, sa ibang tao, kung hindi ka Kristiyano, ang i-invite mo, mga kaibigan mo, di ba, sa labas. Mga kaibigan mo, pero kapag ka Kristiyano ka, ito yung gusto ko i-share sa inyo. Ang una-una talaga namin gusto ko i-invite na rin is more than sa family namin, siya yung napakalala ng family, is yung mga tao na kasama namin sa simbahan. Kasi yung mga ibang tao na i-invite namin, isang best lang sila makakamag-witness kung ano yung mangyayari sa ceremony sa kasal namin. Pero itong mga tao, ito yung mga tao na namin, nasabi ko, kahit anong mangyari, hindi talaga sila makawala sa listahan. Kahit sa ulang namin pa nila or kahit alam natin na hindi naman nila mo ibigay yung mga pera or material na gifts para sa atin. Kasi alam ko, itong mga tao to, kahit anong mangyari, mawalan man tayo, magkaroon man tayo, magkamali man tayo, magkamali man ako or may mga bagay man ako hindi magawang maganda sa mali nila. Kahit kailan nila kamulus ka, instead, mas ipaparamdam nila sa akin yung pagmamahal at mas ipaparamdam nila sa akin na hindi nila kami. And of course, sila yung mga tao, yan sila basta sila basta na Jeka. Sila yung mga tao handang mag-pray for us at kahit kailan, hindi mo mararamdaman na hindi ka talaga ngayon. I love you, everything. Hindi ako bago dito kasi elementary pa lang. Kumasapak na ako mga whiskey, mga M-Cup, journalism. Hindi ko na nadali doon pero yung mga training na ginagawa ko doon, nakakatulong pa rin sa akin sa pakakamdam ko ito. And then kung bago ko maging Christian, alam ko, okay lang na ako pupuha lang dyan, makinig ka lang kay pastor, pero ang meron na ano na realize ko, may nakanak tayo para maging leader. Kaya ito ay ni God para maging leader. And as a part of the leader, kailangan din tumpahan sa process and sa training. And itong training na ginagawa, sobrang mahalaga kasi hindi natin alam kung saan talaga kami dinilerve dito kung mali mo, ipadala tayo sa Bacolod, ipadala sa ibang bansa para magkatin tong task. Yung mga magagaling, hindi yung pinanganak na magaling na. At nung magaling, dumaan yun sa training. Mani Pacquiao, hindi yung pinanganak na boksingero, pero bago maging world champion yan, sobrang dami training na dinaanan yun, sobrang hirap, umiyak yan. And nabatak talaga si Mano. And ngayon, Mani Pacquiao, sobrang galing na world champion. LeBron James, hindi yan nagiging superstar kung hindi yan nag-training. And ako, ngayon, nasa SOL 2 ako, yung SOL na ginagawa namin ngayon, sobrang makakatulong ito para sa'yo, para ma-develop pa yung leadership na meron ako sa loob ko. And di ko alam, baka yung ginagawa kong training, ilagay ako nila para mag-CPA dito yung makakal. Salamat po sa ating mga kapatid. Yung muli nagsalita si Roddy, ay si Chris pala, no? Gusto niya, ano, ang halilang expression sa amin ng design, gusto niya maging missionary. So, he's doing all his best para malay natin, di ba? Baka maging engineer ka. Kagaya nila, may makilala akong missionary engineer. Nagtuturo lang gumawa ng tulay sa mga tributito. Sa mamagitan nun, nakapag-ministry na ako tayo. Pastor Che, I'm sure you, some of you here knows know Pastor Che, di ba? Engineer yun, pero naging missionary. And hearing the Bible thing. Okay? So, I'll end with this verse na lang. So, gusto ko ipakita sa inyo, Colossians chapter 3. Sabi dito, pinaisulat, whatever you do, do it heartily for them. Okay? So, yes, that's correct. I told you to submit authority, you honor your leaders, you invest in God's kingdom, you value relationships, and you prepare yourself through training. But don't forget the very end of all those things. You will be doing all those things
because that is your worship. Okay? The challenge ko sa inyo sa pagpapatuloy natin, tigit kayo ng tigit sa mga leaders ninyo. O kaya kung mas maganda, tigit din kayo sa mga pastors. Kasi, syempre, higher level pa yun. Kaya ako alam nyo ba, I'm an Adventist na lang. Nung nalaman ko na sinabi sa akin, sinabi kasi ni Pastor Day sa akin, kami na dyan ba, may commission na ginagawa sa Myanmar, tapos merong ginagawa doon sa may Paisi. Alam mo ba, nag-express ako sa Lucas, mag-ipon ako kung sasama ako sa Myanmar. Kasi gusto kong makita kung paano ang trabaho sa mga ganyang bagay. Yung Myanmar pala ay nasa Putin na. So, hindi ko sure kung makakabalik dito at sumama ron. Pero alam nyo, I have that attitude na titingin na ako doon kasi nandun na papapal sa pagsama sa mga spirito. Okay, so may matakot na maging ganun, maging mukhang mga homeboy kami, hindi na mapakilala, pero darating lang tayo. Someday, I'm telling you. Sino yung mga manunod sumulat na yung mga ganun. Okay, so end natin yung ating gawain natin ngayon, and I'll ask you to stand.